inyo at i-share ko po sa inyo yung ilan sa mga alamang meron kami na nandito ngayon sa, na inaalagaan ko ngayon sa bahay. Share ko lang po yung ilang tips kung paano sila alagaan at saka yung kailang mga reminders kung ano yung mga do's and don'ts para sa kanila. So, gusto ko lang ipasilip sa inyo yung mga alamang na meron kami dito sa bahay. Okay, so nandito po tayo ngayon sa tabi namin mall na time check muna tayo almost 1:21, 1:22 ng hapon po. Haling tapat, no? Nagbablog tayo. So, gusto ko lang i-share sa inyo na ito po yung aking photos na nagpetrail na po. Ayan po, yan. Mahaba po yan. Ayan. Ayan po, medyo mahaba po siya. And then, andyan po yung aking begonia. Dito po. And yung isa pong planta nandun sa may likod ng begonia, hindi ko pa siya ma-identify. So, baka alam na po kung pa-ID naman po kung anong pangalan ng halaman na yan. Medyo, hindi ko siya hindi ko po hindi ko pa siya ma-plant ID. Hindi ko pa siya ma-ID. So, baka pa pwede share nyo naman kung ano yung pangalan niya. Pero, napakaganda po niyang tingnan. Napakaganda niyang sa loob ng bahay. So, ayan po aking begonia na mataba na rin po. At yung photos ko na wait, open. Hindi ko alam kung ilang inches to, pero napakahaba po niyan, oh. Dalawa po yan. At ito pa po yung isa. Ito, yan. Hindi ko muna siya kinakat kasi parang natutuwa lang ako sa kanya na tuwing gigising ako sa umaga, nakikita ko na pahaba siya ng pahaba. So, nakatuwa lang. So, yan lang po. Then, pupunta tayo sa labas para makita nyo rin kung ano yung halaman meron kami sa labas. Siya barricaded pero madali siyang alagaan. Kinat ko lang po siya dun sa baba, dun sa baba may oregano, may alaga po kami dun oregano. Makita niyo, kinat ko lang siya tapos tinanim ko yan. Ayan. Malaki na siya ngayon. And then ito yung aming lumalaking araucaria. And yung aming Lucasia sebrina. Yes, ito pa isang isa pa po namin na oregano. Ito ko siya nilagay kasi wala lang, sumobra siya dun sa kinuha ko. So, tinanim ko siya dyan. Yan, medyo buhay na po siya. Tapos yung itong Alocasia sebrina. Ayan, kung mapansin nyo na, naninilaw siya. Ikakat nyo lang siya, tapos may, mapapansin nyo yan, may bagong shoot na, yan, palabas ito. Naninilaw na siya. Ito yung bagong shoot niya lang. Pag naninilaw na siya, kung ikat nyo at dahil naninilaw, okay lang yun kasi mayroon naman bagong galapas na bagong usbong na dahon. Ayan, pareho sila nito. Ang iso nito, dati nandito po siya sa may sa may ilalim dito, pakita ko lang sa may ilalim. Yan. Nilipat ko siya kung alakas sa sabina. Mas gusto niya rito. Kapag natatapatan ng araw. Hindi naman siguro mainit na mainit, pero gusto niya dito. Dito sa lugar na to, kaya hindi ko na inalis. Yan, katabi niya itong Devon's backbone. Hindi ako nagkakamali. Tsaka yung steak plant ko na isang klase ko ng steak plant. Okay, ito naman yung aking dwarf sensation na hindi ko alam kung lalaki din siya katulad nitong isa. Ito po, pakita ko sa inyo. Ito, malaki na to eh.
Nabili ko siya maliit lang. And since, ayan, last year ko pa siya nabili, eh ito, dambuhala na siya. Big Mama ang tawag ko sa kanya. Ayan. Walang lalakas ng ganito, isang sensation na pinakita ko sa inyo. Ayan. Then, ito po, isa pong klase ng aglonema to, na napakaganda niya. Gandang-ganda ako sa kanya, kaya andito siya sa tabi na itong sensation. And yung mga peace lily po namin na ito. Hindi ko lang alam kung anong dahilan nagkakaroon ng parang yellow spot. Pero ang dinidilig ko sa kanya, it's either yung tubig na natining na. Kasi ang tubig namin dito may ano, may chlorine. So, inaano muna siya sa gabi. Tapos sa umaga, dinidilig. At saka yung hugas-bigas po. Dinidilig ko dyan sa aming mga halaman. And ito po yung isang philodendron na burr marks. Yan, ang ganda-ganda nito. And then yung alocasia. Ito yung Buddha, kung tawagin din nila. Buddha plant. At isa po yung ito. Itong Calathea. Isang uri po ng Calathea ito. Na medyo mahirap siyang alagaan talaga. Ang gusto niya kasi medyo hindi masyadong mainit. Hindi rin masyadong basta ayaw niya masyadong nababagat sa tubig. Yan, dito po sa ilalim yung ating mga Snow White, aglonema na Snow White, kasi gustang gusto po yung tingnan niyo yung kanyang ano. Ito, mga bag, ito po bagong labas ito, itong dahon na to. Ito, itong tatlo to bagong labas lang siya. So, ang ganda-ganda yung tingnan. Parehas din po nitong isa. Isa din siya ang Snow White. Napakaganda siya pagka ano. Ang mga aglonema po, hindi naman siya ganun kahirap alagaan. Huwag lang siyang matutuyuan ng tubig. Kasi gaya ngayon, masyadong mainit. Mainit po yung panahon. Kaya kung ano, pwedeng diligan sa umaga at sa hapon. Pero alay-alay lang. Huwag nang masyadong babad na babad sa tubig. Ano, fish eye. Fish eye po ito. Ito. Dalawang to. Ayan, may bago na po siyang pasibol na ano. Ganon din siya. Hindi siya masyadong ano sa tubig. Hindi masyadong babad na babad sa tubig. Basta ano lang siya. Mabasa lang ng konti na ano. Okay na yun. And then itong sa akong isang rare na silver aglonema ang tawag nila dito. Matagal na sa akin yung last year pa po itong binili ko, and ito na po siya ngayon. Malaki na po siya. Napakaganda. Napakaganda po niya. Puro ano po yan. Aglonema. Ayan naman po, ito yung aking paborito na Calathea pugo. Ang tawagin nila ito, Calathea pugo. Maganda yan pagka makapal yung dahon, talagang kitang-kit. Ito mga bagong bukas, mga bagong sibol po. At ito pong mga naninilaw siya, sila yung parang mga matatanda na naantay ko na lang talagang magbilaw ng husto bago ko siya ikat. Kasi kinakat ko siya pag ano na, medyo malaki na yung dilaw na lumalabas dito sa dahon niya. Saka ko siya kinakat. Tapos ayun. Maano naman siya silang mag ano ng dahon. Mag sibol ng bagong dahon. Kaya ano, pinabayaan ko lang muna. And then ito po yung ating isang klase ng syngonium. Hindi ko alam kung anong syngonium to. Pero matagal na rin po ito sa akin. Matagal na po yung inaalagaan niya. Napakasipag mag ng dahon. Ayan, ito pa po, Buddha plant. Alocasia cuculeata. Ito po isang uri ng ano to. Calathea din ito, kung hindi ako nagkakamit. Nakalimutan ko lang kung ano. Ayan,
Ito na po tayo sa isang paborito ko panalaman. Napakabango nito, sabi sa inyo. Kita nyo ba yung mga dahon na yung mga dilaw na yan? Bulaklak niya po yan. Ito kung tawagin nila yung sinamomo. Sabi ko sa inyo, pag maamin nyo yung ano nito, yung bulaklak niya, napakabango. Ang bango-bango niya. Ngayon, hindi ko siya inaalis dito. Kaya tutuwa ako pagka yung nagbubulaklak siya kasi mabango po talaga. Tawag sa kanya ay sinamomo po. Hindi naman siya mahirap alagaan. Basta pag ano, dinidilig siya umaga at hapon lang po. Baka ano, alalay lang sa pagdilig. Huwag masyadong bahang-baha yung paso para naman hindi root rot po. Ano. Dito ng ano ka siya, Amazonica, and then yung ating medyo kumakapal na yung ating ano ba, nakalimutan ko ito. Pakita ko na sa inyo ang aking ano Adamsoni ay na preno pagkait ko po ito. Dati maliit lang siya, sandahon. Ayan, medyo kumakapal na. Ayan. Hindi po siya mahirap alagaan. Ano siyang alagaan? Hindi siya masyadong maselan. Basta kailangan lang yung basa yung kanyang lupa. Katulad din itong Amazonica. Yeah. Hindi siya dapat na tuyong-tuyo yung kanyang lupa. At least medyo basa-basa ng ulti. Ayan. Ito po po yung isang Amazonica. Meron ako. At saka ito yung black velvet. Ano kaya siya? Black velvet. Yan yung mga philodendron. Aglaonema din to. At ito yung mga philodendron. Lemon lime na rubber tree. Ayan. Napakasipag magdahon po yan. Ayan. Masipag na magsipag magdahon yan. So, gusto niya yung area na yan kasi malamig po. Malamig din sa area na yan. Ito po yung mga philodendron po. Ito po. Ito yung isa sa mga alag ng philodendron. Ayan po. Ating nagtitrail na heartleaf philodendron din po ito. Ayan, napakahaba na po niya. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Pakita ko lang sa inyo kung gano'ng nakaraba. Ayan po. Ayan. Nakapulupot na dyan sa may sampaya namin. Ayan po yan. Ayan. Gano'ng siya kahaba. Ayan po. Hindi ko din siya kinupikit kasi gusto ko siya na nakikita na mahaba siya. Ayan, mahaba po yan. Nakapulupot sa sampaya. Ayun po, nakita niyo na yung ilang sa mga halaman meron tayo dito sa ano na, may muting terrace. Medyo marami pa po sila. So, sa next video na lang siguro yung iba. So, ito lang po yung nandito sa terrace namin na nakikita niyo na inaalagaan ko. So, that's it. So, sana po nagustuhan niyo yung video na ginawa natin dito sa aming muting tahanan na pinakita ko sa inyo yung mga plans namin. So please naman po, do subscribe, like and subscribe po kayo sa channel na. So till next time po, salamat po!